Walang pagtutol ang pamilya ng pinaslang na PR man na si Barbie Dacer sa paglaya ni dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino. Pinalaya ng korte si Aquino dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya para idin siya sa Dacer Corbito murder case. Narito ang aking report. Pinalakpakan at kumuhay pa si dating senior superintendent na si Michael Ray Aquino na magpaalam sa mga kapwa inmate at sa mga bantay sa NBI jail bago lumabas sa kulungan mag-aalas 9 ng gabi. Ayon sa korte, hindi sapat ang ebidensya laban kay Aquino sa kasong pagpatay sa PR man na si Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito. Natagalan ng ilang oras ang kanyang pag-alis dahil sa medical exam na bahagi ng proseso ng kanyang paglaya. Pero naging mailap si Aquino sa media at nagpasabi na hindi muna siya magpapaunlak ng panayam o magbibigay ng anumang pahayag. Pero isang source ng GMA nakapagpakuha pa ng litrato kasama si Aquino nang inaayos ang release nito. Good mood daw si Aquino na naka-orange sa polo shirt at relieved daw siya na lalabas na siya. Hindi rin siya nagbigay ng anumang detalye kung saan siya tutungo sa unang gabi ng kanyang paglaya. Hunyo ng isang taon nang ma-detain sa NBI si Aquino matapos ma-extradite mula Amerika kung saan isang dekada siyang nanatili at nakulong pa dahil sa isang espionage case. Nasangkot siya sa Dacer Corbito case dahil sa affidavit ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mangkaw II noong 2009. Ayon kasi dito, narinig daw ni Mangkaw ng utusan umano ni Noy Paok TF Chief Panfilo Lacson si Aquino na dispatsahin si Reynaldo Beroya na kinilang kaaway ni Lacson. Pero sagot daw ni Aquino, uunahin niya si Delta na kinaiinisan na raw ng isang bigote. Si Dacer daw ang tinutukoy na Delta habang si dating Pangulong Joseph Estrada, si Bigote. Itinatanggi na noon ni Aquino na may kinalaman siya sa kaso. Pinabulaanan na rin ni Lacson at Estrada mga pagdawit sa kanila ni Mangkaw sa krimen. Nasa Amerika mga miyembro ng pamilya Dacer, pero ayon sa kanilang abogado, hindi raw nila kinontra ang desisyon ng korte dahil wala silang inihain na kaso laban kay Aquino. Ang inihain nila noong kaso ay laban kay Lacson, pero dinismiss na ng korte.